alam mo, Susan, sa panahon ngayon, talaga napakahirap magkasakit. Bukod sa hirap ng katawan, talaga namang magastos. Kaya dapat hindi yan pinagpapawalang bahala, Susan. Ay, oo naman. Baka kasi ang inaakalang simpleng ubo lang, abay, buhay na pala ang pwedeng maging kapalit. Ayan ang kwentong inalam ni Ian Cruz. Hinihingal. Hirap huminga. At kapag umubo, tila tumatahol na seal o mas kilala sa atin bilang ubong aso. Halos mawala na ng boses ang isang taong gulang na si AJ mula Iloilo. Lahat ng yan, nagsimula raw sa simpleng ubo. First time mommy ang 28 anyos sa si Jessa. Kaya lahat daw ay gagawin para maprotektahan ng kanyang anak. Pero nitong Pebrero, nilagnat si AJ na may kasamang ubo. Akala po namin kasi parang may ano lang siya, may pilay, so pinahilot po namin si AJ. Hanggang sa nung gabi, hindi pa rin nawawala yung taas ng lagnat niya. Pero ganun pa din po yung pag-ubo niya. Wala pang isang araw na may sakit, pero napansin ang mag-asawa na namamaos na ang anak. Mga 11 PM, nagsimula na po talagang humina or unti-unti na po nawawala yung boses ni AJ. Parang sobrang namamaos na po talaga siya hanggang sa hindi na po talaga siya nakatulog kasi nahihirapan na siyang huminga. Kinaumagahan, isinugod si AJ sa ospital. Ayon sa kanilang pedya, nagkaroon si AJ ng croup cough. Isa itong viral infection kung saan namamaga ang lalamunan o larynx, kasamang trachea o daanan ng hangin at ang bronchi. Dahilan para mahirapang huminga at maging malatahol ng isang aso ang tunog ng ubo. Ang bata ay maaaring mahawa sa pamamagitan ng respiratory droplets through coughing or sneezing. Hindi raw dapat baliwalain ang ganitong klase ng ubo dahil kapag hindi naagapan. Maari ding magkaroon ng hirap sa paghinga ang pasyente, maaring matubuhan ng pasyente, at maari din itong ikamatay kung hindi kaagaran magagamot. Dapat alam mo na hindi pare-pareho ang mga ubo. Mayroong apat na uri ng ubo, ang wet and dry cough. So ang wet cough ay tinatawag na wet or productive cough dahil ito ay maplema compared sa dry cough na walang plema. Ang paroxysmal at ang croup cough. Ang paroxysmal cough ay isang uri ng ubo na tinatawag nating whooping cough na nakikita naman sa pertussis. Isang bacterial respiratory infection na delikado din sa bata. Ang croup cough naman, meron siyang distinct sound na barking cough, like of a barking seal, dahil ito sa pamamaga ng upper airway. Samantala, bukod sa croup cough ni AJ, lumabas sa kanyang x-ray na meron din siyang bronchopneumonia, kung saan naapektuhan ng plema ang ibabang bahagi ng kanyang respiratory tract. Matapos ang apat na araw na gamutan sa ospital, ay bumuti rin ang kalagayan ni AJ. Para kay Jessa, isa raw itong aral sa kanya na huwag baliwalain kahit pa ang simpleng ubo ng anak. Bilang nanay po, parang ang hirap makita na nahihirapan po yung anak ko. Kung pwede na lang na ako na lang yung magkasakit, wag lang talaga yung anak ko. Kung mahigpit po kami noon kay AJ, mas lalo po kaming naging maselan po sa kanya ngayon kasi kakatakot po talaga yung nangyari sa kanya. Sa panahon ngayon, mahirap at magastos ang magkasakit, kaya magpakonsulta agad kung may nararamdaman. Tulad ng inakalang simpleng ubo lang, pwede palang buhay agad ang kapalit. Ako si Ian Cruz at yan ang kwentong dapat alam mo.